Si Cynthia May Corazon ay 21 anyos pa lamang. Siya'y isang dalagang mapagmahal sa magulang. Imbes mag-aral ng kolehiyo pagkatapos ng high school, ay minabuti niyang tumigil muna at magtrabaho upang makatulong sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Siya rin kasi ang pinakamatanda kaya pakiramdam niya, responsibilidad niya rin ang mga ito. Ikaw ba yung bagong katulong? Naglilinis ng vase si Cynthia sa isang hallway sa ikalawang palapag ng Rancho Guevara nang biglang nagsulputan ang tatlong katulong sa kanyang harapan. Nakahalukip-kip ang mga ito at kung tignan siya'y para bang may nagawa siyang masama sa kanila. Ako nga, bakit? Tanong niya. Ako nga pala si Christine. Ito sina Ella at Maddie. Mataray ang boses na sabi nang nasa gitna. Ah, ako si Cynthia. Nagtatawanan ang tatlo. Ang pangit ng pangalan mo. Masyadong makaluma. Napayuko si Cynthia sa hiya. Alam niya sa sarili niyang hindi naman pangit ang pangalan ngunit nahihiya pa rin siya sa nakakainsultong mga tawa nila. Hoy, makinig ka! Tila boss na sabi ni Christine. Ako ang isa sa mga pinakamatagal ng katulong dito, kaya superior ako sa'yo. So dapat lahat ng iuutos ko, susundin mo. Pero, oh, eto! Ikaw ang magwalis sa bakuran! Sabay tapon sa kanya ni Christine nang walis ting-ting. Napaigik si Cynthia nang tumama iyon sa kanyang katawan. Pagmulat niya'y wala na ang tatlo sa kanyang harapan. Okay ka lang ba? Lumapit sa kanya ang katulong nang napanood ang nangyari. Mukha naman itong mabait, kaya ngumiti si Cynthia at tumango. Okay lang ako. Naku, nakakagigil talaga yung si Christine. Kapag may bagong katulong dito, lagi niyang pinagmamalupitan. Akala mo kung sino, e pare-pareho lang naman tayong mga katulong dito. Gigil na sabi nito. Natawa si Cynthia. Anong pangalan mo? Ay, hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ako si Vivi. Ikaw, Cynthia, di ba? Oo. Ang cute ng pangalan mo. Hay nako, ang sagwa nga eh, pangpusa. Ewan ko pa sa nanay ko at ganyan ang pinapangalan sa akin. Buti pa yung pangalan mo, pangsosyal. Parang anak lang ng amo. Maingay na sabi nito. Napahalakhak tuloy si Cynthia. Don't worry. Sa susunod na tarayan ka ulit nun, Nina Christine, re-resba ka na kita. Hindi lang talaga ako nakachempo kanina. Ganun ba talaga si Christine? Naku, oo. Kaya ang daming may galit na katulong dyan eh. Kaya lang, hindi rin nila matagalan, kaya umaalis na lang dito. Kaya ikaw, huwag kang aalis ha. Hindi naman ako aalis. Kailangan ko ang trabahong to. Oo nga, mukha nga. Ang bata mo pa oh. Ilang taon ka na ba? Tanong pa ni Vivi sa kanya. 21. Hala, 2 taon pala akong mas matanda sa'yo. Pero wag mo kong tatawaging ate ha. Mukha naman tayong magkaedad eh. Vivi na lang. Vivi niya. Charot! Halos sumakit na ang pisngi ni Cynthia sa kakatawa sa mga biro ni Vivi. Kung hindi pa nila naalalang kailangan nga pala nilang magtrabaho, ay baka nagkwentuhan pa sila ng matagal at napagalitan ng masungit na mayordoma. Cynthia, ikaw na magwalis sa bakuran. Masungit na sabi nito. Opo. Sagot ni Cynthia at agad nang nagtungo roon. Pagdating niya, natanto niyang kaya naman pala ipinasa sa kanya ni Christine ang gawain ay dahil ang kakapal na ng mga nalaglag na dahon doon. Kaya mo to, Cynthia. Para kina Tatang, Mamang, Andrew at Elise. Bulong niya sa sarili bago sinimulan ang pagwawalis. Sakto namang lumabas ng porch ang nooy bagong ligo na si Bradley, ang panganay na anak ng may-ari ng Rancho Guevara. In short, ang tagapagmana. Bagong ligo ito, nakasuot ng gray t-shirt at maong shorts habang nagkakape. Mahinang sipol nito nang makita si Cynthia. Makurba ang katawan ng dalaga at bagaman nakatalikod, alam naman ni Bradley na hindi ito isang hipon. Nakumpirman niya iyon nang makita ang side view nito habang nagwawalis ito. Namangha siya sa angkin itong kagandahan. Dali-dali niya tuloy binaba ang hawak na kape at tumalon sa barandilya upang makalapit dito. Alam niyang katulong lang ito at hindi talaga siya nakikipag-usap sa mga katulong. In fact, masungit pa siya sa mga ito lalo na kapag nakikita niyang patay na patay ang mga ito sa kanya. Subalit, may kung ano sa aura ni Cynthia ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Kaya heto, siya na mismo ang lumapit.
bagay na hindi niya naman talaga ginagawa. Kailangan mo ng tulong? Ay, anak ng tipaklong! Nagugulat ng bulalas ni Cynthia at nilingon siya. Ano ka ba naman? Ginulat mo ako! Aniya, tila ba nakikipag-usap lamang sa ka-level niya. Dahil bago pa ang dalaga, hindi niya alam na amo niya pala si Bradley. Simpleng damit lang kasi ang suot ng binata. Moreno rin. Eh, ang alam ni Cynthia, ang mga amo ay mapuputi. Sorry, hindi ko sinasadyang gulatin ka. Natatawang wika ni Bradley. Ay, mabuti na lang hindi ko naitapon itong minawalis ko. Kailangan mo ba ng tulong? Mukhang aabutin ka ng siyam-siyam sa trabaho mo. Hindi na, kaya ko na to. Gawin mo na lang po ang trabaho mo. Trabaho ko? Takang tanong ni Bradley. Hindi ba ikaw yung bagong garden boy? Garden boy? Saglit na natulala si Bradley at inisip kung gaano ba kasimple ang suot niya para pagkamalan siyang hardinero. Napatawa siya at napailing. Ako nga. Pagsakay niya na lamang dito. Tamang-tama, hinahanap ka na yata ni Nay Lusing. Pumasok ka na doon. Okay. Mabilis na sagot niya at kagat-labing naglakad muli papasok ng villa. Pigil niyang ngiti habang papasok. Pumormal lamang siya ng unti-unting may nadaan ng mga kasambahay. Magandang araw, Master Bradley! Magandang araw po, Master! Magandang araw! Simpleng sagot niya. Walang kahit isang nilingon at diretso lamang ang tingin sa unahan habang naglalakad. Nasaan si Manang Lusing? Ah, nasa dirty kitchen po. Okay, please give me all the gardener's things. Po? Kumurap-kurap at nagkatinginan ng mga katulong. Ito kasi ang unang beses na nag-utos ng ganoon ang kanilang amo. The gardener's things. Bilis! Opo! Nang kumpletong inilahad sa kanya ang mga hiningi niya, kaagad siyang lumabas ulit sa bakuran para simulan ang trabaho niya kuno habang sinisipat-sipat ang busy pa rin na si Cynthia sa pagwawalis. Sigurado kang hindi mo kailangan ng tulong? Nakangising tanong niya rito habang kunwari nagugupit ang halaman. Mabuti na lang talaga at marunong siya sa mga ganitong bagay. Kahit isang mayaman ay pinalaki silang dalawa ng kapatid niyang si Sian na nakalapat ang mga paa sa lupa. Hindi na po, kaya ko na to. Nakangiting sagot ni Cynthia. Baka abutin ka ng siyam-siyam dyan eh. Ang liit mo pa naman. Hindi ah. Ano bang height mo? 4'11"? Seryoso? Kaya pala mukha kang grade 5. Sabay halakhak ni Bradley. Tumawa si Cynthia kahit hindi naman talaga siya natatawa. Naiirita siya. Ano ang nakakatawa sa height niya? Alam niyang pandak siya, pero kailangan ba talaga yung pagtawanan? 17 ka pa lang naman yata. Hanggat hindi ka pa 18, may pag-asa ka pang tumangkad. Dagdag pa ni Bradley. Peking umiti si Cynthia. 21 na ako. Really? Akala ko 17 ka. Ngumisi lang si Cynthia at hindi sumagot. Dahil naiirita na siya sa takbo ng usapan. Samantala, manhid naman si Bradley na nakaka-offend na siya sa mga sinasabi niya. Bago ka lang dito? Tanong ulit ni Bradley at sinubukang maglakad palapit kay Cynthia. Hindi siya satisfied sa layo ng agwat nila habang nag-uusap. Oo. Sagot naman ni Cynthia at pasimpleng naglakad palayo kay Bradley. Natigilan saglit si Bradley nang mapansin ang galaw ng dalaga. Subalit ipinagsawalang bahala niya ito at muling kumilos palapit. Sabi ko na eh, halatang bago ka lang. Peking tumawa si Cynthia, naaasiwa na sa makulit na hardinero. Hindi siya komportable, kanina pa itong tanong ng tanong. Hindi rin naman siya pinanganak kahapon kaya nararamdaman niyang type siya nito. Ang kaso, hindi niya ito type. So, anong pangalan mo? Naputol ang pagtatanong ni Bradley nang biglang may sumigaw, si Vivi, mula sa portico. Cynthia! Tara! Merienda muna! Sigaw ni Vivi na hindi napansin si Bradley dahil sa malaking punong tumatakip sa binata. Ay, salamat. Matatakasan ko rin ang makulit na hardinerong to. Bulong ni Cynthia. Hindi niya na nilingon si Bradley. Binitawan na niya ang walis-tingting bago tumakbo patungo kay Vivi. Anong merienda? Tinapay lang naman at pineapple juice. Ugh, sawa na talaga ako doon. Sana next time iba naman. Napahalakhak si Cynthia. Maging amo ka muna raw. Imposible yan. Ikaw posible pa. Maganda ka. Pwede kang magustuhan ng anak ng amo natin. Hindi ko pa yan nakikita. Gwapo ba yan? Biro pa ni Cynthia. Sobra sis.
Nakakalaglag panty. Talaga? Oo, lalo na yung panganay. Grabe, kamukhang kamukha ni Senyor Allen. Imagine, 50 na si Senyor, pero makisig pa rin. Paano pa kaya yung panganay niyang nasa late 20s na, hindi ba? Gwapo rin si Master Cian, yung mas bata, pero mas type ko talaga si Master Bradley. Doon na lang ako sa Cian kung ganun. Di ko type yung pangalang Bradley, eh, parang mayabang ang dating at mabantot. Sabay tawa ni Cynthia. Mabantot ka dyan. For your information, hindi mayabang si Master Bradley, ano? Mabait yun, kahit mukhang suplado. Suplado? Bawas points lalo. Ngumisi si Cynthia. Hay nako, sa bagay. Iba-iba naman tayo ng type. Mabuti nga at doon ka kay Master Cian para wala akong kaagaw kay Master Bradley. Pumikit pa si Vivi habang nagde-daydream nang nakangiti. Napailing-iling na lamang si Cynthia habang natatawa. Nakapasok na sila sa loob ng dining ng maids at saka niya na lamang naalala ang tungkol sa bagong hardinero. Hindi ko trip yung bagong hardinero. Anya. Ha? Bagong hardinero? Si Kuya Joaquin ba? Tanong ni Vivi. Joaquin pala pangalan nun? Ayoko sa kanya. Masyadong maraming tanong tapos nakaka-offend pa yung mga jokes. Pumasok na pala si Kuya Joaquin. Akala ko sa Biyernes pang dating niya. Pumasok na. Nakausap at nakita ko na nga kanina eh. Hindi naman ako assuming pero parang lapit ng lapit sa akin. Type ka? Natatawang sabi ni Vivi. Parang ganun na nga. Sira, mabait yung si Kuya Joaquin. Sabi ni Vivi. Kilala mo yun? Oo, pinsan ng pinsan ko. Mabait yun. Baka na misinterpret mo lang yung kilos niya. Mahilig kasi yun makipag-usap at makipagdaldalan eh. Hindi nun kayang magtrabaho nang hindi nakikipagkwentuhan. Ah, kaya naman pala. Uminit ang pisngi ni Cynthia sa hiya. Sorry, akala ko type niya ako. Baka nakikipag-close lang. Wala pa kasi yung kilala dito bukod sa akin. Tumangu-tangu si Cynthia at naisip na kapag nakita niya ulit ang hardinero, ay magiging mabait na siya dito. Sa sumunod na araw, nakita niya nga ulit ito. Sunday at araw ng paglalaba. Nagsasampay siya ng mga damit ng amo nang bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Ay. Namamaos pa ang boses na sambit ni Bradley. Mamasa-masa pa ang buhok nito sa pagligo. Malinis ang katawan at nag-perfume pa. Hello. Nakangiting bati pabalik ni Cynthia. Natigilan saglit si Bradley. Nagulat dahil tila maganda ang mood ngayon ng dalaga. Napangiti tuloy siya at gumaan ang pakiramdam. Kabado pa naman siya kanina dahil baka isnabin lang siya nito. So, ikaw ang tagasampay ngayon? Tanong ni Bradley. Oo, Joaquin. Nakangiting sagot ni Cynthia. Joaquin? Takang tanong ni Bradley. Oo, hindi ba Joaquin ang pangalan mo? Pinsan ka ng pinsan ni Vivi. Hindi agad nakasagot si Bradley dahil hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ni Cynthia. Hindi siya informed na bago na pala ang pangalan niya. From Bradley to Joaquin real quick. At sino ang tinutukoy nitong Vivi? Pinsan ng pinsan nino. Litong-lito si Bradley subalit umuo na lang din siya sa dalaga. Ah, oo. Ngumisi siya. Ngumiti lalo si Cynthia. Pasensya ka na kahapon kung bigla na lang kitang iniwan ng hindi nagpapaalam ha. Hindi rin kita inalok na sumama sa amin sa pagkain ng merienda. Ayos lang. Pwede mo naman akong yayain this time. Sabay ngisi ulit ni Bradley. Uminit ang pisngi ni Cynthia. Ah, oo. Pwede kang sumabay sa amin kung gusto mo. Sige, subukan ko. Tulungan na kita. Hindi na. Kaya ko na to. Hindi ka talaga nagpapatulong ha? Kaya ko naman kasi. Tipid ang ngiting sagot niya sabay-sampay ng isang damit. Pero mas mapapadali ang gawain mo kung tutulungan kita. Ayaw mo nun? Makakapagpahinga ka agad? Wala namang masyadong pahinga ang mga katulong. Hindi porket natapos mo agad ang gawain na binigay sa'yo, pwede ka na makapagpahinga. May susunod pa akong gawain pagkatapos ito. Kaya pagkatapos ko dito, iyon naman ang gagawin ko. Oo nga pala. Bumuntong hininga si Bradley. Pero tutulungan pa rin kita para hindi ka masyadong mapagod. Wala ka bang trabaho? Natatawang tanong ni Cynthia. Wala. Tapos na. Ang bilis naman. Madali lang bang maging hardinero? Hindi naman. Pareho lang din yata sa trabaho ninyo. Pero mabilis kasi akong kumilos. May pilyong ngiting sagot ni Bradley. Ganon? Yeah. So anong next mong gagawin pagkatapos dito?
Tanong ni Bradley at pasimple lang tumulong sa pagsampay. Natawa si Cynthia nang mapansin iyon. Uy, ano ka ba? Huwag ka nang tumulong. Baka mapapagalitan pa ako na nagpatulong ako. Hindi yan. Wala rin naman akong ginagawa. Nabobore na ako. Pero kaya ko naman kasi to. Huwag mo na akong tulungan. Hindi nakinig si Bradley. Bagkos ay kumuha pa ito ng isang kumot at nagsampay ulit. Joaquin! Tawag ni Cynthia sa maling pangalan. Hindi ako si Joaquin. Nakangising sabi ni Bradley. Ako si Bradley. Pagtatama nito. Kaso lang, hindi naniwala si Cynthia. Akala niya, nagbibiro lamang ang binata kaya tinawanan niya ang sinabi nito. Okay po, Master Bradley. Natatawang sabi ni Cynthia sa tonong sinasakyan lang ang sinabi ni Bradley. Nakangising umiling-iling si Bradley. Hahayaan niya muna ang dalaga pansamantala. Tutal sinabi niya rin naman ang totoo at ito ang hindi naniwala. Ano nga ang susunod mong gagawin dito? Tanong niya sa dalaga. Magtatapon ako ng basura. Sige, tutulungan na rin kita doon. Huwag niya sabi. Seryoso ako, Joaquin. Kaya ko talaga. Hindi ko kailangan ng tulong. Pero nabubore ako. Mabuti nang tumulong, hindi ba? Sabi niya at nauna nang nagtungo sa kusina para kunin ang mga basura. Napabuntong hininga na lamang si Cynthia. Pagkatapos niyang magsampay, ay sumunod na siya sa binata. Ako na nito! Agaw niya sa isa sa mga sako ng basurang bit-bit ni Bradley. Hindi na umangal pa si Bradley at hinayaan na lamang siya. Habang palabas sila ng gate, ay doon lamang napansin ni Cynthia na matangkad ang lalaki. At medyo may itsura nga ito. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa mga malalaking muscles nito sa braso o sa malalim ng mga mata. Kapag naka-side view, napapansin din ni Cynthia na mahaba ang pilik mata nito at matangos ang ilong. Mukha kang may lahi ah. Ngayon ko lang napansin. Puna ni Cynthia. May lahi kaming British. Talaga? Namimilog ang mga matang saad ni Cynthia. Oo, galing sa England ang lolo ko. Wow! Ang syala mo naman pala! Ngumiti si Bradley. Ikaw, mukha ka rin may lahi. Nako, hindi iya. Pure Filipina lang ako. Wika ni Cynthia. Really? Ang ganda-ganda mo. Hindi sa pagmamaliit sa pagiging natural Filipina ha. Pero mukha kang may lahi rin sa ganda mo. Uminit ang pisngi ni Cynthia. Noon pa man ay napupuri na talaga siya ng mga tao. Pero iba ang dating kapag nanggagaling kay Bradley ang papuri at hindi niya alam kung bakit. Kumakalibog sa pagtibok ang puso niya. Nambubola ka pa eh. Nahihiyang sabi niya. Totoo, hindi ako nagbibiro. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae dito sa lalawigan natin. Nakangising sabi ni Bradley. Ah, so sa ibang lalawigan, may mas maganda sa akin? Ngumisi pabalik si Cynthia. Humagalpak sa pagtawa si Bradley dahil doon. Umiling-iling siya, nakangisi. Habang nilalapag ang mga basura sa loob ng malaking trash bin. Pagkatapos ay tinanggal niya ang distansya nila ni Cynthia habang nakapamewang. Natigilan tuloy si Cynthia at ang isi sa labi ay napalitan ng kakaibang kaba. Kaba na hindi niya mapangalanan. Kaba na ngayon niya lamang naramdaman sa isang lalaki at hindi iyon dahil sa natatakot siya. Okay, let me rephrase it. Paanas na sabi ni Bradley. Napalunok si Cynthia at tila ba nalulunod siya habang titig na titig sa mapupungay ng mga mata ni Bradley. You're the most beautiful woman in every universe. Sigurado ako. Mahinang usal ni Bradley at marahan pang isinabit sa likod ng tenga ni Cynthia ang takas nitong buhok. Napakurap-kurap si Cynthia at pinamulahan ng mukha. Pakiramdam niya'y mahihimatay siya sa labis na kaba at bilis ng pintig ng puso. Para siyang tinatamaan ng panic attack. Sobrang intense na ng atmosphere sa pagitan nila nang biglang nautot ng malakas si Cynthia. Ala! Namimilog ang mga matang bulalas ng dalaga. Mabilis namang nagtakip ng ilong si Bradley nang maamoy ang pasabog niya. Ah, baho! Pero ayos lang. Maganda ka pa rin. Ah, ayoko na! Sigaw ni Cynthia sa labis na kahihiyan at kaagad kumaripas ng takbo papasok ng villa. Naiwan sa labas si Bradley na natatawa at napapailing habang pinipingot pa rin ang ilong. Lakas nun ah. Pero in fairness, imbis na ma-turn off ako, parang mas lalo ko siyang nagustuhan.
Sa araw na iyon, nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa mga sumunod na araw, wala pa rin ideya sa Cynthia na ito pala ang amo niya at hindi ang bagong hardinerong si Joaquin. Araw-araw silang nagkikita dahil palaging sumusulpot na parang kabute si Bradley sa harapan niya. Palagi nitong sinasabi sa kanya, siya si Bradley Guevara, ang tagapagmana ng rancho. Subalit, hindi talaga siya naniniwala at iniisip na biro lamang ito. Cynthia, totoo ba na kinakausap ka ni Master Bradley noong isang araw? Tanong ni Vivi habang nagsasampay sila. Ha? San mo naman napulot yan? Kay Christine, galit na galit nga siya dahil nasapawan mo yata. Pero totoo ba yun? Hindi ah. Hindi ko pa nga nakikita ng personal yung mga anak ni Senyor Allen. Hindi nga. Oo nga. At saka bakit naman ako kakausapin ang anak ng amo, hindi ba? Ikikwento ko rin naman yun sa'yo kung nakausap nga ako. Eh kaso, hindi. Sabagay. Pero ba't nasabi yun ni Christine? Ewan ko. Si Joaquin lang naman nakakausap ko bukod sa'yo nitong nakaraang araw. Kibit balikat na sagot ni Cynthia. Speaking of Kuya Joaquin, anong balita sa inyo? Kayo na ba? Kinikilig na tanong ni Vivi. Hindi ko alam. Bakit hindi siya ang tanungin mo? Namumula ang mukhang wika ni Cynthia. Hindi ko naman nakakausap yun ni. Hindi kami. At saka bakit naman magiging kami? Gusto ba ako nun? Ang kaisipang gusto siya ni Joaquin ay mas lalong nagpainit ng buong mukha ni Cynthia. Kaya kinikiling niya ang ulo niya para alisin ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Pero gwapo si Joaquin ha? Sambit niya. Ha? Gwapo? Angal ni Vivi. Okay ka lang, Cynthia? I mean, kung yun ang taste mo, okay, fine. Sige, go. Pero for me, big no. He's not the definition of gwapo for me. Kapag ngumingiti, kita lagi ang gilagid. Tapos ang haba pa ng baba at parang airport pa ang noo. Kumunot ang noo ni Cynthia sa mga sinasabi ni Vivi. Parang hindi naman ganun ang itsura niya. In fact, sobrang layo pa nga. Sigurado ka bang si Joaquin ang tinutukoy mo, V? Hindi naman ganyan itsura niya eh. Takang sambit niya. Napaikot ng mata si Vivi. Eh syempre, magkaiba tayo ng mata. Pwedeng ganun ko siya makita tapos iba sa'yo. Type mo eh. Kaya syempre, gwapo sa paningin mo. Grabe. Nung una, maayos mo naman siyang i-define. Sinasabi mo pang mabait siya. Totoo namang mabait si Kuya Joaquin. Pero mabait lang, hindi gwapo. Natawa lamang si Cynthia sa kaibigan. Cynthia! Sabay na napatalon si Cynthia at Vivi nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang mayordoma. Ano po? Maagap na tanong ni Cynthia rito. Ikaw maglinis ngayon ng kwarto ni Master Bradley. Utos nito. OMG! Sana all! Impit na tili ni Vivi sa kanyang tabi. Ito lang ang tatandaan mo. Huwag na huwag kang mangingialam ng mga gamit, gaya ng mga rules ko dito. Saad pa ng mayordoma. Naiintindihan ko po. Ayaw din ng master na may nasisira o nababasag na gamit niya. Kapag may nasira o nabasag ka, asahan mo nang sisante ka. Namumutla si Cynthia sa narinig. Natakot siya bigla kahit pakiramdam niya naman ay hindi siya papalpak. Pagkatapos ng ilan pang diskusyon ay tinungo na ni Cynthia ang kwarto ng tagapagmana. Pagkarating doon ay una niyang nilabas ang mga basura. Sunod ay pinunasan ang mga furnitures. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng paglilinis nang may nakapukaw sa kanyang atensyon ng mga larawan na nakalagay sa itaas ng mababang bookshelf. Joaquin? Sambit niya habang nakatingin sa mga picture frames. Hindi lamang iyon dalawa o tatlo kundi marami. Buong kwarto, puro picture nito ang nakita niya. Upang makasiguro, kinuha niya ang isa at pinakatitigan. Larawan iyon ni Senyor Allen katabi ang asawa nito. Sa likod ay si Joaquin o Bradley katabi ang isang mas batang lalaki. Familia Guevara. Basa niya sa nakaukit na cursive writing sa itaas ng frame. Cynthia? Mabilis na nabitawan ni Cynthia ang hawak na frame. Nahulog iyon sa sahig at nagbunga ng malakas na kalansing ang pagkabasag noon. Nanlaki ang kanyang mga mata lalo na dahil pagharap niya sa tumatawag sa kanya'y nakita niya ang bagong ligo at nakatapis lang na si Bradley. Don't move! Utos nito habang nakatingin sa basag na frame.
Suminghap si Cynthia at hindi na nagdalawang isip na lumuhod sa harapan ni Bradley. Sorry po! What the hell? Natitigil ang bulalas ni Bradley. I'm sorry, Master. Hindi ko po sinasadyang mabasag ang gamit ninyo. Naguguluhan pa rin siya kung paanong naging si Bradley si Joaquin. Pero mas importante sa kanya ngayon ang kanyang trabaho. Nakabasag siya ng gamit ng tagapagmana. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. What are you doing, Cynthia? Stand up! Ani Bradley. I'm sorry po. Huwag niyo po akong tatanggalin. Babayaran ko po ang nabasag ko. Huwag niyo lang po akong tatanggalin. Please! Naiiyak na pakiusap niya. I said, stand up! Sigaw na ni Bradley. Pumikit ng mariin si Cynthia. Akmang tatayo na sana siya nang biglang sumabog ang pinto. Ay Diyos ko, mahabaging langit! Ang matandang mayordoma nang makita sila habang nasa labas ito ng bumukas na pinto. Paano kasi dahil nakatapis lamang si Bradley at nakatalikod sa matanda habang nasa harap naman ito ang nakaluhod na si Cynthia, sa perspective ng matanda ay may ginagawa silang kababalaghan. Diyos ko, patawarin nawa kayo! Sigaw pa ng matanda bago marahas na sinara ang pinto. Parehong laglag ang panganin na Bradley at Cynthia. Anong nangyari doon? Nagtatakang inosenteng tanong ni Cynthia. Samantala, namula ang buong mukha ni Bradley ng matanto ang naisip ng matanda. Kaagad niyang hinila patayo sa Cynthia. Aray, dahan-dahan naman! Reklamo ni Cynthia. Sorry, dyan ka lang. Magbibihis lang ako. Wika ni Bradley bago pumasok sa walk-in closet nito. Si Cynthia naman mabilis na kumilos para linisin ang nabasag niya. Kaso, sa pagmamadali at pagiging lutang, nasugatan niya ang sarili. Aray! Malakas na igik niya. What happened? Kaagad siyang dinaluhan ng nag-aalalang si Bradley. Nakabihis na ito. Hindi ka kasi nag-iingat. Bakit kasi nililinis mo pa? Malamang kasi ako nakabasag, diba? Dire-diretsong sagot niya. Sinipat siya ni Bradley kaya natahimik siya. Dinala siya nito sa loob ng CR nito para gamutin ang dumudugo niyang daliri. Ast! Bakit kasi ang clumsy mo? Bulong ni Bradley. Hindi umimik si Cynthia at pinakititigan lamang ang binata. Bumuntong hininga naman si Bradley nang makita ang titig niya. Sige na, magtanong ka na. Nakita mo yung pictures ko. I know you badly want to ask about it. Hindi ko alam kung anong rason mo pero nahihiya ako. Nagtakip ng mukha si Cynthia. Nahihiya? Bakit? Pinagkamalan kitang hardinero. Nakakahiya. Sana kinain na lang ako ng lupa ngayon. Hiyang-hiyang wika niya. Ilang beses pa naman kitang inuutosang magbunot ng damo. Tawang-tawa lang si Bradley sa reaksyon niya. So nagsasabi ka pala ng totoo every time sinasabi mong ikaw si Bradley Guevara? Akala ko eme-eme lang. Dagdag pa ni Cynthia. Ngumisi si Bradley. I told you. Sino si Joaquin kung ganun? Litong tanong ni Cynthia. The new gardener you mistook me of. Nasaan yun? He's currently on a paid leave. Na-enjoy ko pa kasing hindi mo pala ako kilala. And to be honest, I'm quite amused na medyo natagalan bago mo na-realize ang totoo. Muling nagtakip ng mukha si Cynthia. Humalakhak naman si Bradley habang pinagmamasdan ito. Mabuti naman, alam na niya. Wika ni Sian, ang nakababatang kapatid ni Bradley kinabukasan. Nakasuot ito ng reading glasses at malamig ang mga matang nakatingin sa nakatatandang kapatid. Kung si Bradley ay may bad boy look dahil palaging nakangising aso, si Sian naman ay mukhang anghel na bumaba sa langit. Madalas tahimik ito at sinasarili lang lagi ang iniisip. Hindi katulad ni Bradley na kinailangan pang pumasok sa kwarto nito upang manggulo at magkwento na naman tungkol kay Cynthia. I can't believe na nag-execute ka pa ng ganung effort para lang magpapansin sa kanya. Dagdag pa nito. Halos araw-araw ka na nagbibilad sa labas, nagpapanggap na gardener, para lang makasama at makausap mo siya. You're really into her that much, ha? Ngumisi si Bradley. Masyado bang halata? Ewan ko sa'yo, kuya. Sasaktan ka lang yan. Halatang hindi ka naman gusto. Besides, our parents won't approve that. She's a maid. And so, does it make her worthless because of that? Hindi naman tayo dapat bumabasa sa itsura, trabaho at takaraan, hindi ba? Ikaw pa ngang unang nagsabi sa akin yan. Natatawang sa Adi Bradley. Umigting lang ang panga ni Sian at umiwas ng tingin. Napakunot tuloy ng noo si Bradley.
May nangyari ba? Parang wala ka namang problema noon sa mga katulong ah. Wala naman akong problema sa kanila. Sagot ito. Really? Is that Cynthia? I think she's going somewhere. Turo ni Sian sa labas ng bintana. Uto-utong lumingon si Bradley at nang makitang naroon nga si Cynthia ay nakalimutan niya na ang usapan nila ng kapatid. Nilingon niya si Sian. Alis na ako. Aniya, bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga na lamang si Sian. Sumakay ng pick-up si Bradley at nang maabutan si Cynthia na naglalakad palabas ng rancho ay binusinahan niya ito. Hey! Napatalon sa gulat si Cynthia. Ikaw po pala, Master Bradley! Ang formal mo naman, Bradley na lang ay tawag mo sa akin. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan. Nakangising wika niya. Pero, saan ka ba pupunta? Atinda kita. Huwag na po, dyan lang naman ako sa malapit, mamamalengke. Hindi na, atinda kita. Wala rin naman akong ginagawa. Eh pero, natigilan sa pagsasalita si Cynthia nang biglang lumabas si Bradley ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Sakay na, magagalit ako, sige ka. Biro nito. Napakamot na lamang si Cynthia ng kilay at pumasok na sa loob. Ngiting tagumpay tuloy si Bradley nang isara na nito ang pinto. Pagpunta nila sa palengke, inaasahan ni Cynthia na ihahatid lang talaga siya ng binata. Pero laking gulat niya nang bumaba rin ito pagkatapos mag-park. May pupuntahan ka rin ba? Takang tanong nito. No, I'm coming with you. Ha? Bakit? I'm bored. Wala naman akong ginagawa sa bahay. So I decided to tag along with you na lang. I hope you don't mind though. Ngumiti ng matamis si Bradley. Para namang may karapatan akong magreklamo. Bulong ni Cynthia sa sarili. May sinasabi ka? Tanong ni Bradley. Wala po, pero sigurado po kayong sasamahan niyo ako. Baka maburyo lang kayo. Bakit naman ako mabuburyo? Eh mamimili po ako eh. Hindi naman nakaka-bored ang pamimili ah. In fact, I always enjoyed it very much. Sa Maynila ay ako ang namamalengke ng mga pagkain ko sa kondo. Namangha si Cynthia sa sinabi ng binata. Hindi siya pinalaking mayaman kaya ang tingin niya lagi sa mga ito ay tamad at puro utos lang sa kasambahay. Pero palaging pinapakita ni Bradley sa kanya na hindi pala lahat ganon. Dahil si Bradley, marunong sa lahat ng bagay. Hindi rin ito tamad. Sumama nga si Bradley kay Cynthia sa pamimili. Wala itong reklamo at kung minsan ay tinutulungan pa ang dalaga sa paghahanap ng mga bilihin. Is that all? Tanong nito. Oo, salamat. Cynthia. Tawag ni Bradley nang akmang itutulak niya ulit ang cart. Po? Matagal bago nakapagsalita si Bradley. Gusto mo bang malaman ang totoong dahilan kung bakit kita sinasamahan ngayon? Ano ba ang totoong dahilan? Mabagal at nag-aalang ang tanong niya. Gusto kita. Diretsong sabi ni Bradley. Napamaang si Cynthia sa gulat. Gusto mo ako? Yes. Hindi nga, katulong lang ako. Ano naman? Hindi na ba pwedeng magkagusto sa katulong? Amo kita. And? Kiniling ni Bradley ang ulo. I see no problem with that. Hindi naman yata pinagbabawal sa batas ang relasyon sa pagitan ng amo at katulong. Ano nagustuhan mo sa akin? Isang buwan halos pa lang noong nagsimula akong magtrabaho sa rancho ninyo. Parang imposible na magkagusto ka sa akin sa ganun kaikling panahon. Cynthia, there is no impossible time for liking someone. Mayroon ngang isang tingin lang. Gusto na nila agad. Hindi nakaimik si Cynthia. Gulat na gulat pa rin siya kahit una pa lamang ay may hinala na siya. Hindi niya ine-expect na aamin ang binata. Nakuha mo ang atensyon ko noong unang araw mo pa lang. And my interest towards you deepened after we had our conversations day by day. Sumbit ni Bradley at marahang hinawakan na ang kamay ni Cynthia. Master Bradley? Usal ni Cynthia. Napangiwi si Bradley. Pwede bang Bradley na lang itawag mo sa akin? Nasasaguan talaga ako sa master na yan. Ewan ko ba kung sinong nagpauso niyan sa rancho? Sabi niya dahilan upang mapabungis-ngis si Cynthia. Oh, tumawa ka. Aniya. Sorry, kahit ako rin nawiwirduhan kung bakit master ang tawag sa inyo imbis na sir. Nakangising saad ni Cynthia. Ewan ko ba dun? Sinailusing yata ang may pakana. Tukoy nito sa mayordoma sa kanilang villa. Muling tumawa si Cynthia. Tuwang-tuwa naman si Bradley na napapatawan niya ito. Pero seryoso ako sa sinabi ko ha. Nang gusto kita. Sorry. Hindi ko kasi alam ang dapat sabihin at reaksyon.
Naiilang at nagpapanik na sambit ni Cynthia. Wala ka namang dapat sabihin. I just want you to know that I understand if you don't feel the same. For now, handa rin akong ligawan ka. Liligawan mo ko? Gulat at hindi makapaniwalang usal ni Cynthia. Yes. Sabay tango ni Bradley. Kung papayagan mo ko. Wait lang. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Parang napaka too good to be true nito eh. Ngayon ka na ba mismo humihingi ng permiso? Hindi naman. Actually, pwede mo na akong i-reject kung gusto mo. Seryoso? Yup, but I will ask you again after that. Dalawang beses. Kapag dalawang beses ni-reject mo ako, titigilan kita. Don't worry, ayaw ko namang mamilit. At hindi porke amo mo ako, ay dapat ka nang pumayag. I want to consider how you feel as well. Kung gusto mo ako, you can allow me. Pero kung hindi talaga, you can reject me. Okay, tatandaan ko yan. Napakurap-kurap na sagot ni Cynthia. Ngumiti si Bradley, nakahawak pa rin sa kamay ng dalaga at doon lang nila napansin na yon. Muling uminit ang pisngi ni Cynthia at humalakhak naman si Bradley bago ito tuluyang binitawan. Sorry, tara na. Bayaran na natin itong mga pinamili natin at baka kung saan pa kita dalhin. Baka i-date kita bigla. Malokong saad ni Bradley. Baliw. Natatawang wika naman ni Cynthia. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging malapit ang loob ng dalawa. Hindi maitatanggi ni Cynthia na sa bawat pag-uusap nila ng binata ay nahuhulog na siya. Hindi niya lang agad maamin dahil may kaunting trust issue siyang nararamdaman. Para kasing hindi talaga kapanipaniwala na mahuhulog ang isang mayaman na tulad ni Bradley sa dukhang katulad niya. Anak? Ano? Kumusta naman riyan sa trabaho mo? Anang kanyang ina nang tumawag ito isang araw. Ayos lang po, ma. Kayo po, sana maayos kayong nakakakain. Maayos lang kami, anak. Ikaw nga ang inaalala ko. Maayos ba ang trato sa iyo ng mga amo mo riyan? Kumakain at tutulog ka ba ng maayos? Sabi ko naman kasi sa iyo, hindi mo kailangang magtrabaho, anak. Ang pagtatrabaho at pag-aaral sa mga anak ay obligasyon ng mga magulang, hindi ng mga anak. Kami dapat ang magpapaaral sa mga kapatid mo. Pero ang tigas ng ulo mo. Manaman, akala ko ba tumawag kayo para kumustahin ako? Hindi ko alam may kasama pa rin palang pangangaral. Natatawang sabi ni Cynthia. Huwag kayong mag-alala sa akin, ma. Maayos na maayos po ako rito. Legit, no lie. At magandang maganda rin po ang pakikitungo sa amin ng mga amo. Bihira nga lang namin sila makita eh. Ganun ba? Basta ambilin ko lang sa iyo, anak ha? Huwag kang papabuntis. Mama naman, as if naman po may bubuntis sa akin dito. Malay ko, baka may umaaligid-aligid na sa iyo riyan. Hardinero o kaya mga lalaking tauhan. Kinagat ni Cynthia ang pangibabang labi. Bakit ba parang tama ang mga hula ng mama niya? Pero syempre, itatanggi niya. Baka bigla siyang pauwiin ng mama niya kapag nalaman itong may manliligaw siya. Wala no, baka yung anak lang ng amo ang payagan kong manligaw sa akin. Nakangising biro pa niya. Gwapo ba yan? Opo, sobra. Ay naku, kambata ka. Ikain mo yan, gutom lang yan. Maganda ka, pero mangyayari lang yan kapag pumuti na ang uwak. Ma! Natatawang saway ni Cynthia. Oh, sige na, magbubukas pa ako ng tindahan. Nagtanghalian ka na ba? Oo na po, ma. Oh, sige, tatawag na lang ulit ako. I love you, anak. I love you too, ma. Nakangiting pinatay ni Cynthia ang tawag. Masayang masaya talaga siya sa tuwing nagtatawagan sila ng mama niya. Isang buwan na rin siya sa Rancho Guevara kaya miss na niya ito. Cynthia! Tawag sa kanya nang biglang sumulpot na si Christine. Oh, Christine, bakit? Nakangiti siya kay Christine dahil magaan na ang kanyang loob dito. Paano kasi sa nakalipas na linggo ay naging mabait na ang trato nito sa kanya. Hindi na siya nito binubuli. Hindi niya alam kung bakit pero masaya siya roon. May problema ba? Tanong niya pa. Pwede bang tulungan mo ko? Busy ka ba? Hindi. Bakit? Ano bang may tutulong ko? Tanong niya sabay lapit lalo. Naiwala ko yata yung cellphone ko sa kamalig eh. Hindi ko mahanap. Pwede bang tulungan mo ko? May mga ginagawa kasi sina Ella at Mandy. Kaya hindi ko sila mahinga ng tulong. Parang nahihiya pang sabi ni Christine. Sige, saan bang kamalig? Ituro ko na lang. Tara! Tumango si Cynthia at ngumiti bago sila sabay na nagtungo sa kamalig.
Pumunta ka ba rito? Anong oras ka pumunta? Kaninang umaga. Dapat siguro maghiwalay tayo sa paghahanap para mabilis. Sige. Si Christine ang naghanap sa may bukana ng kamalig samantalang nagpunta sa likuran si Cynthia. Christine? Sigurado ka bang dito sa kamalig na ito na iwala mo yung cellphone mo? Kanina pa tayo naghahanap eh. Malakas na sabi niya habang naghahanap. Dito yon! Sigurado ako! Dinig niyang sagot ni Christine sa kanya mula sa harap ng kamalig. Talaga? Hindi ko mahanap dito! Nahanap mo pa riyan? Hindi na nakarinig ng sagot si Cynthia mula kay Christine. Subalit, hindi niya pinansin iyon. Hanggang sa isang iglap, nagulat siya nang biglang sumara ang malaking pinto ng kamalig. Christine? Takang tanong niya at tumakbo patungo sa harap ngunit wala roon si Christine. Nilapitan niya ang pinto ng kamalig at sinubukang itulak ito pabukas. Sa pag-aakalang aksidente lang iyong sumara. Pero laking gulat at takot niya nang hindi iyon bumubukas. At mas lalo siyang kinabahan nang marinig niya ang paglock noon ng kung sino man mula sa labas. Hoy! Excuse me! May tao po rito! Sigaw niya habang paulit-ulit na hinahampas ang kahoy sa pinto. Ang hindi niya alam, sinadya at pakana ni Christine ang lahat. Sa labas ng kamalig, nagtatawanan sina Christine, Ella at Mandy matapos magtagumpay na ilock si Cynthia gaya ng kanilang plano. Christine! Tawag ni Cynthia nang marinig ang tawanan ni na Christine. Manigas ka riyan, malandi ka! Ani ni Christine. Hoy, Christine! Buksan mo to! Naiiyak na wika niya. Parang awa mo na! Buksan mo to! Takot na takot si Cynthia dahil malayo ang kamalig sa mismong villa. Ilang metro ang layo kaya naman kung walang swerteng dadaan, baka posibleng hindi siya makalabas. Tama lang yan sa'yo. Kebago-bago mo, nilalandi mo si Master Bradley. Hindi mo ba alam na may nakatakda ng ikasal sa kanya? Solutera ka? Nanlaki ang mga mata ni Cynthia. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Magpapanggap ka pa. Manigas ka riyan hanggang bukas. Sabi pa ni Christine bago tuluyang nilisan ang lugar. Christine! Christine! Paulit-ulit na tawag at pagmamakaawa ni Cynthia subalit nakaalis na sila. Tawanan pa rin ang tawanan sina Christine pagbalik sa villa. Kahit habang nagtatrabaho ay palihim nilang pinag-uusapan ang ginawa nila kay Cynthia. Ano na kayong nangyari doon sa babaeng yon? Natatawang sabi ni Mandy nang malapit nang gumabi. Baka mamatay na sa gutom. Ani Ella. Deserve! Dapat lang sa kanya yun. Ang kapal na mukha niya. Nagtatawanan silang tatlo. Ano pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Vivi. Napatalon sila sa gulat. Kapag Juan ay matalim na tinignan ang bagong dating. Anong pakialam mo? Chismosa ka? Ani Christine. Nagtatanong lang naman, para kayong nakakita ng multo? Mapanghinalang tinignan ni Vivi ang tatlo. Che, tara na nga. Sabi naman ni Christine, pagkatapos ay nagmamadali nang lumayo kay Vivi. Kunot noong pinanood ni Vivi ang tatlo bago ito napailing-iling. Hay, hayaan na nga. Si Cynthia dapat ang iniintindi ko. Kanina ko pa siya hindi mahanap. Nasaan na kaya yung babaitang yun? May ikukwento pa naman sana akong balita. Vivi! Ano pang ginagawa mo riyan? Biglang sulpot ng mayordoma. Hindi ba't sinabi ko nang may darating tayong bisita ngayong gabi? Huwag kang tumutunga-tunga nga dyan! Opo, sorry po. Nasaan na kasakasama mong katulong lagi? Si Cynthia? Naku, iyon nga po. Hindi ko mahanap. Kanina pa po. Nakita niyo po ba? Abay baka naman lumabas ng rancho. Humanda sa akin ang dalagang yon. Ngayon pa talagang naisip maglakwatsa kung kailan busy tayo lahat rin eh. Hindi naman ho magagawa ni Cynthia yon. Masipag kaya yon. Oh, eh nasan na? Napakamot lang ng pisngi si Vivi. Mamaya mo na yon isipin ang Cynthia na yon. Kailangan na natin kumilos. Utos ng mayordoma. Opo. Maagap na sagot ni Vivi at napabuntong hininga. Iniisip pa rin kung nasaan ang kaibigan. Hanggang sa pagsapit ng gabi, hindi pa rin nakakalabas si Cynthia. Habang abala si Vivi kakahanap sa kanya sa buong rancho, siya naman ay ginagawa ang lahat ng paraan para makalabas. Pero dalawang padlock ang ginamit ni na Christine kaya hindi talaga siya makalabas.
Wala ring ibang daanan dahil maliliit masyado ang mga bintana. Kahit anong gawing sigaw niya, walang nagbubukas ng pinto. Vivi? Takang tanong ni Bradley nang makasalubong ang kaibigan ni Cynthia sa labas ng villa. Master Bradley! Kayo po pala! What are you doing here? Madilim na! Hinahanap ko po si Cynthia. Kanina pang alauna hindi nagpapakita eh. Nagulat si Bradley. Alauna? Did she left the ranch? Hindi naman daw po sabi ng mga gwardiya. Tsaka magsasabi naman po yun kapag aalis eh. Nag-aalala lang po ako kasi madilim na kaso wala pa. Madaldal na saad ni Vivi. Binalot ng pangamba ang puso ni Bradley. Wala sa villa? Sinabi mo na ba sa ibang katulong? Opo, hinanap na rin namin talaga sa loob po, pati na rin dito sa labas. Ang pinagtataka lang po namin, hindi naman daw po lumabas pero di namin mahanap dito. Hindi nagsayang pa ng oras si Bradley at hinanap na rin si Cynthia. Para makasiguro ay hinanap niya ulit sa buong villa. Inutusan niya rin ang ibang tauhan. What's the matter, Bradley? What's all this fuss about? Takang tanong ng mama niya. Mama. Sinong nawawala? Isang katulong, mama. Okay, ipaubaya mo na yan sa mga tauhan natin. Maghanda ka na dahil malapit nang dumating si Anna. Hindi inintindi ni Bradley ang sinabi ng kanyang ina. Hindi siya tumigil sa paghahanap. San pa ang hindi ninyo nahahanap? Tanong niya sa isang tauhan. Sa may kamalig, boss. Puntahan natin. Sobrang layo pa nun. Matalahib din ang daan. Mabuti pong dito na lang po kayo at kami na ang pupunta. Umigting ang panga ni Bradley. Sinasabi mo bang maghintay lang ako rito? Cynthia's at stake here. Huwag niyo akong pigilan. Hayaan niyo na si kuya. Ani si Yen. Sasama po ako! Saad ni Vivi. Dito ka lang. Uulan. Mariing utos ni Sian at sinamaan ng tingin si Vivi. Eh di magdadala ako ng payong. Sagot ni Vivi at biglang naglabas ng payong. Tumakbo na si Bradley at iniwan ang lahat. Wala siyang pakialam kahit malakas ang buhos ng ulan at basang-basa na siya. Cynthia! Are you here? Answer me! Sigaw niya pagdating sa lugar. Una niyang tinignan ang pinakamalapit na kamalig. Pero wala roon si Cynthia. Ganoon din ang dalawang kasunod. Cynthia! Sigaw niya ulit at kinalabog ang pang-apat na pinto ng kamalig. Nakalock iyon. Sir Bradley? Bulong ni Cynthia na kasalukuyang nakaupo sa isang gilid sa loob ng kamalig. Nilalamig na siya at nangihina na sa gutom. Pero mabilis pa rin siyang tumayo para lumapit sa pintuan. Sir Bradley! Nandito ako! Aniya. Stay back! I'll open the door! Naiiyak na sumunod si Cynthia sa utos ni Bradley. Nang makahanap si Bradley ng pwedeng gamitin upang sirain ang padlock, ay walang pasubali niyang sinara ito kahit pa nagsusugat-sugat ang mga kamay niya. Cynthia! Tawag niya sa dalaga nang sa wakas ay nabuksan niya ang pinto at nakita ito. Sir Bradley! Mangiyak-ngiyak na sambit ni Cynthia. Niyakap ni Bradley ang dalaga. Nakakahinga ng maluwag nang makitang maayos ang lagay nito. Who the hell did this to you? Galit na asik niya. Hindi agad nakasagot si Cynthia. I'm asking you, who locked you up here? Hindi alam ni Cynthia kung dapat niya bang sabihin ang totoo. Ayaw niya kasing palakihin ang gulo. Hindi patas kung lalabanan ko sina Christine gamit si Bradley. Kung gagante ako, kailangan kong maging patas. Sa isip-isip sa katwiran ni Cynthia. Cynthia! Mariing tawag ni Bradley. Umiiling-iling si Cynthia. Hindi ko alam. Are you sure? Cynthia! Humahangos na dumating si Vivi habang may bit-bit na dalawang payong. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka nandito? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa'yo? Kanina ka pa nawawala. Nandito ka lang pala. Nakalock siya dito. Igting ang pangang pagbibigay alam ni Bradley. Nakalock? Paano nangyari yon? Napalunok si Cynthia. Pwede bang mamaya na natin pag-usapan yan? Gusto ko na munang bumalik. Nagugutom na ako at nilalamig. Sino ngang gumawa nito? Pilit ni Vivi. Hindi ko alam. Hindi ko nakita kung sino. Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang mandamay pa ng ibang tao. Para sa kanya, consequence ang nangyari dahil mabilis siyang nagtiwala kay Christine
kahit ang first instinct niya naman talaga rito ay hindi maganda. Ang nangyari ngayon ay magiging lesson para sa kanya at sisiguraduhin niyang hindi na mauulit pa. Ayos ka na ba? Mahinahong tanong ni Bradley sa kanya kinabukasan. Nasa loob sila ng maid's quarter at dahil sa nangyari kagabi ay sinabihan siyang huwag na munang tumulong ngayon sa gawain. Pero hindi niya iyon susundin. Ayos na po ako, sagot ni Cynthia. Doon niya nasipat ang mga sugat sa kamay ni Bradley. Napaawang ang kanyang labi at mabilis na nakaramdam ng guilt. Hindi lingid sa kaalaman niya ang mga ginawa ni Bradley kagabi para lamang mahanap siya. Tumayo si Cynthia at kinuha ang first aid kit. Ako nang gagamot, agap ni Bradley. Ako na po, kasalanan ko naman, kaya hayaan niyo na ako, pakiusap niya. Nagtiimbagang si Bradley. Hindi mo kasalanan yun. Hindi sumagot si Cynthia at tahimik lang na ginamot ang sugat ng amo. Hindi man lang nito pinagamot iyon kagabi. Parurusahan ko ang sino mang sangkot sa nangyari sa iyo ngayon. Wika ulit ni Bradley pagkaraan ng ilang segundo. Napasinghap si Cynthia. Hindi mo kailangan gawin yun. What happened was so dangerous, Cynthia. Paano kung hindi namin naisip ang kamalig para hanapin ka? You could have been stuck there for days. Aksidente lang ang nangyari. It's not. Hindi lang isang padlock ang naroon. There were two at hindi naman kailangang ilock ang kamalig kaya obvious na sinadya ang paglock. Sigurado ka bang hindi mo alam kung sino ang may gawa nito? Nanliit ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Bradley. Hindi nga. Hayaan mo na to. Ani Cynthia. Ayaw talagang mangialam pa si Bradley. No, I'm sorry. But I won't tolerate this kind of trashy action in my ranch. Kitang-kita ni Cynthia ang pinalidad at kaseryosohan ng binata. Hindi natuloy siya nakaimik. Isang katok ang nagpalingon sa kanila sa pinto. Pumasok doon si Vivi na may dalang isang tray ng pagkain. Thanks, Vivi. Ani Bradley. Okay lang po, Master Bradley. Sagot nito, ang mga mata ay tila malapusang nakatingin sa kanilang dalawa. Umiwas ng tingin si Cynthia at umayos ng upo. Pinapatawag po pala kayo ni Madam sa baba. Ani Vivi. Tumayo kaagad si Bradley at nilingon si Cynthia. I'll be back. Tumango lang si Cynthia. Pag-alis ni Bradley ay doon na kumilos si Vivi na kanina pa kating-kating magtanong. Mabilis itong naupo sa tabi niya. Hoy, anong meron? Anong pinag-usapan niyo ni Master Bradley dito? Wala, ang chismosa mo talaga. Tungkol lang sa kung sino ang may gawa. Oh, sino nga ba? Hindi ako naniniwalang hindi mo alam kung sino Cynthia. Sina Christine ba? Hindi nakasagot si Cynthia. Sila nga? Mga walang hiya talaga yung mga babaeng yun! Namula sa galit si Vivi. Vivi, hayaan mo na. Ako nang bahala sa kanila. Hindi eh! Napakasama nila! Paano nila nagawa yun sa'yo? Ano? Ingit na ingit sila? Sasabihin ko to kay Master Bradley. Hindi dapat ipinagsuwalang bahala ang ganito. Please, Vivi. Huwag mong sasabihin kay Sir Bradley. Bakit? Alam mo ba kung gaano nag-aalala si Master sa'yo? Nagpaulan siya para hanapin ka. Tapos nasugatan pa siya. Natigilan si Cynthia at pinamulahan. Nanliit tuloy ang mga mata ni Vivi sa kanya. May relasyon ba kayo ni Master Bradley? Yung totoo ha? Wala. Talaga? Eddie Goods. Natawa na lamang si Cynthia. Naalala niyang crush nga pala ni Vivi ang amo nila. O siya, iwan muna kita. Kumain ka ha. Mamaya ka na lang daw tumulong sa gawain, utos ni Master Bradley. Ani Vivi. Okay, salamat Vivi. Ngumiti si Vivi bago lumabas ng kwarto. Pero napatalon siya sa gulat nang makita si Bradley na nakaabang sa kanya. Ano ba Master? Ginigilat mo naman aki. Pabebe niyang anas. Ano? Sinabi niya ba sa'yo kung sino ang may gawa? Seryosong tanong nito. Hindi lang po sino, kundi sino-sino. Hindi niya tinanggin ang binanggit ko sina Christine, Master Bradley. Kaya baka nga sila po. Ipatawag mo sila, ngayon din. Tiimbagang at galit na utos ni Bradley. Sige po. Kaagad na tumalima si Vivi at sinabihan ang tatlo. Talaga? Ipinapatawag kami ni Master Bradley? Natuwa pang sabi ni Christine. Oo, pero magdasal-dasal na kayo dahil galit na galit si Master Bradley sa ginawa ninyo.
Siguradong hindi niya to palalagpasin. Galit na pananakot ni Vivi. Namutla sina Christine at dahil doon ay puno ng pangamba ang kanilang mga puso nang magtungo kung saan si Bradley kanina. Mas lalo silang nahintakutan nang makita ang madilim na mukha ng amo. Katabi na rin ito ang bunsong kapatid na si Sian. Master Bradley, pinapatawag niyo po raw kami? Pilit na umiti si Christine. Tinignan sila ni Bradley gamit ang madilim na mga mata. I will only ask you once. At wala kayong ibang sasabihin kundi ang totoo. Napalunok si Christine. Samantalang nangingilid na ang mga luha ni Naella at Mandy sa kaba. Kayo ba ang nagkulong kay Cynthia sa kamalig? Oo o hindi? Master! Oo o hindi! Parang kulog sa lakas ang boses ni Bradley na umalingaw-ngaw sa buong hallway dahilan upang mapatalon sa gulat ang tatlo maging si Vivi na nanunood lang sana. Mabilis na nagsiluhuran ang tatlo kay Bradley. Sorry po, Master Bradley! Ginawa lang namin yun dahil... Shut up! Wala akong pakialam sa mga dahilan ninyo! There is no enough reason for you to do that to her! Tapos, Master, noon pa talaga nila binabuli yun si Cynthia. Kahit nga yung mga dati pong kasambahay dito. Bidabidang sabi ni Vivi, pero nang sulyapan sila ng tahimik na si Sian, ay kaagad niyang naitikom ang bibig. Tss! Masungit na react ni Sian kay Vivi. Sorry po talaga, Master Bradley. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil ayaw ko na makita pa ulit ang mga pagmumukha niyo rito sa rancho. I won't tolerate what the three of you did. Namutla sina Christine, Ella at Mandy. Hindi kasi naging madali para sa kanila ang makapasok sa rancho na ito. At alam rin nilang mahihirapan silang maghanap ng ibang trabaho oras na matanggal sila. Master Bradley, patawarin niyo po kami! Huwag niyo po kaming tanggalin! Umiiyak ng pakiusap ni Christine. That's too late. At kay Cynthia kayo dapat humihingi ng sorry, hindi sa akin. Mariin pang sabi ni Bradley. Vivi, pakisabi kay Nailusing na tanggalin tong tatlong to at siguraduhin mo ngayong araw din mismo sila aalis. Opo! Mabilis na sambit ni Vivi at sumulyap kay Sian bago umalis. Isang oras pagkatapos nun, nag-iiyakan sa matinding pagsisisi sina Christine, Ella at Mandy habang nagliligpit ng gamit. Nang palabas na sila sa rancho, pinagmamasdan sila ng lahat ng mga katulong na nagbubuni sa tuwa dahil sa wakas ay mawawala na rin ang tatlong demonita. Hep! Nakapamew ang napigil ni Vivi sa tatlo. Hindi ba dapat mag-sorry muna kayo kay Cynthia sa ginawa ninyo sa kanya? Si Sir Bradley ba ang may gawa nito? Hindi ba sabi ko huwag mong sabihin sa kanya? Simangot na sabi ni Cynthia kay Vivi. Eh kahit naman hindi ko sabihin, malalaman at malalaman niya pa rin. Maraming CCTV dito sa rancho, no? Kaya tiyak, nakuhanan ng footage ang nangyari. At saka, hayaan mo na. Buti nga may malasakit sa atin si Master Bradley eh. Iyong ibang mga amo, walang pakialam kahit inaabuso ng ibang katulong ang kapwa katulong. Pero personal naman ang nangyari sa akin. Kaya dapat personal ko rin aayusin. Hayaan mo na! Bago ka naman eh! Marami nang biniktima yung tatlo na yun! Bumuntong hininga na lamang si Cynthia. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Tapos na. Pinalayas na ang tatlo. OMG! Ayan na si Master Bradley! Biglang tumili ang isa sa mga katulong nang makita ang amo na may kasamang babae na naglalakad sa may garden. Grabe, bagay na bagay sila. Ang ganda ni Ma'am Anna. Hi, ang swerte naman ni Ma'am Anna. Sambit naman ni Vivi. Ma'am Anna? Sino yun? Takang tanong ni Cynthia. Ay, oo nga pala. Hindi mo pa alam. Fiancé yan ni Master Bradley. Sagot ni Vivi. Fiancé? Oo. Actually, wala pa talagang official engagement. Pero usap-usapan na kasi iyan dito noon pa. Na nakatakda si Master Bradley sa isang babaeng mula rin sa mayamang angkan. Kagabi lang din niyan dumating si Ma'am Anna. Medyo hindi nga naasikasa ng maayos dahil hinahanap ka ni Master. Dahil doon kaya, sabi-sabi din na nag-away si Madam at Master Bradley kagabi. Hindi alam ni Cynthia ang dapat maramdaman. Pero nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Naalala niyang sinabi rin sa kanya iyon ni Christine. Pero akala niya ay gawa-gawa lamang iyon ng babae kaya hindi niya pinaniwalaan.
Nakatakda na pala si Bradley sa iba. Bakit pa siya nito nilalandi? At sinabihang liligawan. Pinaglaruan niya lang ako, kung ganun. Bulong ni Cynthia, dahilan para mas lalong manikip ang kanyang dibdib. Pinaglaruan? Nino? Usisa ni Vivi. Wala. Matamlay na sagot niya. Nang tignan niya ulit ang direksyon ni na Bradley, ay nagkatinginan sila ng binata. Natigilan si Bradley at napaawang ang labi. Sa isang iglap, gusto niya agad iwanan si Anna at lapitan si Cynthia. Bradley? Mahinhin tawag ng magandang si Anna sa kanya. Wala sa sariling nilingon niya ito. Yes? Ang tahimik mo. May problema ba? Mahinang puna nito. It's nothing. Hindi ka rin umiimik kanina nung nag-horseback riding tayo. You also seemed very preoccupied the whole time. I'm sorry. I'm just... Ngumiti ng totoo ang mahinhing si Anna. Kanina ko pa naiisip to. I can feel that you're not interested in me. May nagugustuhan ka bang babae ngayon? Ito lang kasi ang naisip kong possibility. Wala namang problema sa mga kumpanya ninyo para wala ka sa sarili ngayon. Bumuntong hininga si Bradley. I'm really sorry. Is she the maid you rescued last night? Narinig ko lang sa away niyo ng mama mo kagabi pagdating ko. Siya nga. Walang pag-aatubiling sagot niya. Ngumiti muli si Anna. Maamo ang mukha nito at halatang mabait talaga. Thanks for being honest. I actually anticipated this na, since ngayon lang naman tayo nagkita personally. We don't really like each other. Ang mga magulang lang naman natin ang may gusto nito. Don't worry, I will talk to my parents and will ask them to stop our engagement. Nagulat si Bradley. Anna, you don't need to do that. Ako na ang gagawa. Ngumiti na lamang si Anna. Pagdating ng hapon, kahit sinabihan ng huwag muna magtrabaho ay nagtrabaho pa rin si Cynthia. Iyon nga lang ay tulala siya habang nagsasampay ng mga damit, kaya hindi niya napansing nilapitan na pala siya nang nakangiting si Bradley. Cynthia. Masuyong tawag ni Bradley. Natigilan si Cynthia at nilingon ang binata. Pero naalala niya ang babaeng kasama nito kanina, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Napansin niyo ni Bradley. What's wrong? Umiling siya. Wala. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Hindi umimik si Cynthia. Bagkos ay ipinagpatuloy ang ginagawa na para bang wala si Bradley sa kanyang harapan. Cynthia, may problema ba tayo? Wala po. Really? Hinawakan na ni Bradley ang kamay niya para matigil siya sa pagsampay at mag-focus sa kanilang usapan. How are you? Busy ako maghapon kaya ngayon lang kita napuntahan ulit. Okay lang. Malamig niyang sagot. Nawala ang ngiti ni Bradley. Are you sure we're okay? Bakit naman po hindi tayo magiging okay? Ang kapal naman po ng mukha ko kung hindi ako okay sa inyo. But I'm courting you. Sooner or later, magiging boyfriend mo ako. Kaya okay lang kahit di ka okay sa akin. Kung may problema, pwede nating pag-usapan. Hindi po magiging tayo. Amo lang kita. What? Sabi mo noon, pwede kitang bastardin. Ngayon, binabasted na kita. Ayaw kitang maging boyfriend. Kung posible man yun, may girlfriend ka eh. At nakatakda ng ikasal sa iba. I will explain. Pinutol ni Cynthia si Bradley. Niloko mo ako. Bakit mo ako nilalandi-landi at sinabihang liligawan kung may babae ka na palang pakakasalan? Ano? Bored ka? Dahil wala pa siya? Kaya ako? Ako ang natipuhan mong paglaruan? Hindi. Hindi ganyan, Cynthia. Bumuhos ang luha ni Cynthia sa sakit na nararamdaman. Nahulog na ako sa'yo, Bradley eh. Lalo na sa ginawa mong pagsagip sa akin kagabi. Tapos kanina nalaman ko ang totoo. Nakita ko pa kayo mismong dalawa na magkasama. Selos na selos ako. Pumungay ang mga mata ni Bradley nang makita ang pag-iyak ng dalaga. Mabilis niyang hinawakan ang mga kamay nito, ngunit tinabig lang iyon ni Cynthia. Cynthia, I'm sorry. Hindi ko alam na itutuloy pala ni na mama ang plano nilang marriage for convenience sa akin. Please, aayusin ko to. Hindi na. Layuan mo na lang ako. Ayokong masabit sa gulo ninyo. Gusto ko lang naman magtrabaho ng matiwasay rito. Pero sabi mo nahulog ka na sa akin. Giit ni Bradley. Kaya ko namang mag-move on. Madali lang naman yun. Matapang na saad ni Cynthia, kahit alam niyang hindi talaga iyon madali. Cynthia. Iniwan na ni Cynthia si Bradley roon. Simula din noon ay iniwasan niya na ang binata sa abot ng kanyang makakaya. Pero makulit ito.
palagi pa rin siya nitong nilalapitan, sinusuyo at sinasabihan kung gaano siya kaimportante dito. Muntik na nga siyang rumupok eh. Ngunit isang araw, bigla itong huminto. Ano? Hanggang doon lang yun? Sabi ko na nga ba? Galit na bulong niya nang dalawang araw niya na itong hindi nakikita sa rancho. Vivi, parang hindi ko na yata nakikita si Master Bradley ngayon. Pasimpleng tanong niya sa kaibigan habang naglilinis sila ng hallway. Ay nako, palagi ka talagang huli sa balita. Umalis na si Master Bradley dito sa Pilipinas. Anong sabi mo? Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Cynthia. Sabi ko, umalis na siya dito sa Pinas. Kasama si Ma'am Anna. Baka sa ibang bansa na sila magpapakasal. At baka doon na rin sila for good. Ani Vivi. Parang gumuho ang mundo ni Cynthia sa narinig. Galit siya sa minata pero ang isiping maaaring hindi niya ulit ito makikita pa ay ang nagbigay sa kanya ng takot at kaba. Mas masakit isipin na hindi niya na ulit ito makikita. Akala ko ba gusto niya ako? Bakit niya ako iiwan? Sabi niya kasabay ng paglandas ng kanyang mga luha. Uy! Bakit ka umiiyak, Cynthia? Tarantang tanong ni Vivi. Sabi niya ako ang gusto niya, Vivi. Sino? Hindi na siya makasagot. Humagulgol na lang siya sa pag-iyak. Ang ironic na sinabi niyang layuan siya ng binata. Pero ngayong lumayo na talaga ito, bakit siya nasasaktan at nagagalit? Natigilan sa pag-iyak si Cynthia nang biglang may humila sa kamay niya at nagulat siya nang makita si Bradley. Bradley? Hindi ba nasa ibang bansa ka na? Kumunot ang noon ito. Bakit ka umiiyak? Hindi siya nakasagot. Anyway, come with me. Sabi nito at hinila na siya papasok ng villa. Saan mo ko dadalhin? Teka, may trabaho pa ako at si Vivi. Importante to. Sumama ka muna. Nagmamadaling sagot ni Bradley. Nasa bakuran kanina si Cynthia at ngayon ay tinatahak nila ang daan patungo sa front main door. Nakita roon ni Cynthia ang mga magulang ng binata. Kapwa ang mga ito nakasuot ng pangalis at may mga dalang bagahe. Bradley, ano bang gusto mong sabihin? Maiiwan na kami ng flight! Bungad na sabi ng mama ni Bradley pagkalapit nito. Ang mga mata nito ay malapusang nakatitig kay Cynthia. Ma, pa, gusto kong formal na ipakilala sa inyo, sa Cynthia, bago kayo umalis. Seryosong saad ni Bradley. Bumaba ang tingin ng mama ni Bradley sa magkahawak nilang mga kamay. Kinabahan si Cynthia at sinubukang tanggalin iyon ngunit humigpit lamang ang hawak sa kanya ni Bradley. Ma, pa, siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Siya ang babaeng mahal ko. Ani Bradley. Nanlaki ang mga mata ni Cynthia at napatingin kay Bradley. Seryosong seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa mga magulang. Bradley. Gulantang sambit ni Cynthia. So please, please call the engagement off. Sa Cynthia ang gusto kong makasama habang buhay. Siya lang po. Wala nang iba. Pa, alam kong mahal mo si Mama kaya mo siya pinakasalan. Kaya sana, ibigay niyo rin sa akin ang ganun. Gusto kong magpakasal sa taong mahal ko. Hindi sa taong makakatulong sa negosyo natin. Si Cynthia ang lakas at saya ko. Without her, I know I will be useless. Kaya anong silbi ng negosyo natin kung papalpak ako dahil wala sa akin ang babaeng mahal ko? Pumatak ang mga luha ni Cynthia sa narinig ng mga salita mula kay Bradley. Nanikip ang dibdib niya sa saya at lungkot. Walang ibang mahalaga sa akin, kundi si Cynthia. Namumungay ang mga matang dagdag pa ni Bradley. Son. Anang kanyang ama. Please. Pa. Ma. Halos lumuhod pa si Bradley sa mga magulang na agad na napigilan ng ina. Anak, tama na. Hindi mo na kailangang gawin ito. Usal nito. Po. Tumawag ang pamilyang Salcedo kanina. Inuurong na nila ang kasunduan. Nagulat si Bradley. Paano nangyari yun? Nakiusap daw si Anna sa kanila na huwag na ituloy ang kasal dahil ayaw niyang magpakasal sa lalaking hindi siya mahal. Sagot ng ina. Nagkatinginan si Bradley at Cynthia. Ngumiti si Mrs. Guevara at hinawakan ang mga kamay ng anak. Patawad anak. Hayaan mo, ang kapatid mo na lang ang ipapalit namin. Ma! Daing ni Bradley. Anyway, iha, mahal mo ba ang anak namin? Tanong ni Mrs. Guevara kay Cynthia. Opo. Hindi mo siya peperahan lang? Biro nito.
Ma, she's not like that. Simangot na saad ni Bradley. Mahal ko po si Bradley, madam. Nagustuhan ko po siya kahit nung akala ko'y hardinero lang siya. Namilog ang mga mata ng mama ni Bradley. Pinagkamalan mo siyang hardinero? Opo. Paano kasi, hindi naman po siya mukhang amo. Bumunghalit sa pagtawa ang mag-asawa. Napangisi naman si Bradley dahil alam niyang nakuha na ni Cynthia ang loob ng mga magulang. I told you, anak, napulot ka lang talaga namin sa basurahan kaya hindi ka mukhang anak mayaman. Natatawang sabi ng mama niya. Ma! Natatawa ding sambit ni Bradley. Osha, mauna na kami, Bradley. Baka mahuli pa kami sa flight namin. Sabi naman ng kanyang papa. Sige po. Ms. De La Cruz, it's nice to meet you. Nice to meet you din po, sir, madam. Sabayo ko ni Cynthia. Matamis na ngumiti ang mag-asawa sa kanila bago ito tuluyang lumakad paalis. Pinanood pa ni Cynthia ang mga ito bago tinignan si Bradley na titig na titig sa kanya. Napalunok siya. Mahal mo ko? Tanong ni Bradley. Uminit ang pisngi ni Cynthia. Mabilis na hinawakan ni Bradley ang parehong kamay ni Cynthia. Nagniningning sa saya ang mga mata nito at halos mapunit na ang mga labi sa lawak ng ngiti. Mahal mo ba ako, Cynthia? Narinig ko kanina pero hindi pa rin ako makapaniwala. Para akong nananaginip. Gusto ko lang ulitin mo habang nakatingin ka ngayon sa mga mata ko. Please. Mahal kita. Nagiinit ang mga pisnging wika ni Cynthia. Pumikit si Bradley, nakangiti pa rin. Again, please. Mahal kita, Bradley. Galit ako sa'yo dahil hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Pero mahal kita. Kahit anong gawin ko, mahal kita. Biglang siniil ng halik ni Bradley si Cynthia. Natulos sa kinatatayuan sa gulat ang dalaga pero pumikit din siya para damhin ang nakakapanghina ng tuhod na halik ni Bradley. Nang tumigil ito sa paghalik sa kanya, ay pinagdikit nito ang kanilang mga noo at namumungay ang mga mata nitong hinaplos ang kanyang pisngi pababa sa kanyang panga. I'm sorry. Hindi ko alam na may plano pala mga magulang ko na ituloy ang plano nila noon. Mahinahong bulong nito. Akala ko, wala na silang balak. Hindi ko alam ang pagdating ni Anna. I was planning to fix it as quick as possible dahil ayaw kong pagdudahan mo ang nararamdaman ko sa'yo. I'm so sorry. Ramdam na ramdam ni Cynthia ang sinseridad sa boses ng binata. Nanlambot lalo ang kanyang puso. I love you so much, Cynthia. Totoo ang sinabi ko kanina. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa altar. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Alam ko masyadong mabilis ang lahat. At baka isipin mo rin na nadadala lang ako ngayon ng pagmamahal ko sa'yo. But I know deep in my heart, ikaw na ang para sa akin. Ikaw ang gusto ko at mahal ko. Mamahalin lagi. Wala nang iba. Tumulo ang luha ni Cynthia. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nasa speechless ako. Totoo ba to? Mahirap lang ako, Bradley. Hindi ko nga alam kung ano ang nagustuhan mo sa akin. Gusto ko lahat ng tungkol sa'yo. I love the way you dress. Your perspective in life. The way you act and think. Your flaws. Mistakes. Lahat. Mas lalong naiyak si Cynthia. Seryoso ka na ba? Baka makahanap ka pa ng iba. Hindi rin ako ganoon kaganda. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Shhh! Dinikit ni Bradley ang hintuturo sa labi ni Cynthia. Wala akong pakialam. Manatili ka lang sa tabi ko. Payagan mo lang akong makasama ka. Ako nang bahala sa'yo. I will treat you like a queen. I am willing to give everything to you. Tumangu-tango si Cynthia at napangiti habang umiiyak. Okay. Pero hindi ito dahil sa yaman mo, ah. Minahal na kita kahit noong hardinero ka pa lang. I know. I love you. Wika ni Bradley bago siya siniil muli ng halik. Ilang buwan pagkatapos noon, plano nilang i-enjoy muna ang pagiging magkasintahan. Pero ang mama ni Bradley ay masyadong excited kaya naghanda agad ito ng event para sa kasal nila. Kaya naman, isang taon lang, kinasal na silang dalawa. Pinag-aral ni Bradley ang mga kapatid ni Cynthia at binigyan ang pamilya niya ng tirahan sa isang mamahaling subdivision. Tumutol si Cynthia tungkol doon sa takot na pag-isipan siya ng masama ng mga magulang nito.
Ngunit ang magulang na rin ni Bradley ang nagpumilit. Iha, isang buong pamilya na tayo. Natural lang na magtutulungan tayo rito. Besides, kami rin ang pag-iisipan ng masama. Anang mama ni Bradley. Pero... It's okay, Cynthia. Don't worry about it. Saad naman ang papa ni Bradley. Napanguso na lamang si Cynthia. By the way, ma, pa, may babalita po sana kami ni Cynthia. Ano yun? Ngumiti si Bradley at hinawakan ang kamay ng asawa. Bago nila nilabas ang isang pregnancy kit na may dalawang puting guhit. Napatili ang mama ni Bradley sa tuwa. Pagkatapos nun ay nag-arrange na naman ito ng isang engranding party. Hindi na yata matatapos ang party sa rancho ninyo? Natatawang sabi ni Cynthia na sila na lang dalawa ni Bradley ang naiwan. That's all because of you. Simula nang dumating ka sa buhay ko, mas nagkaroon ng kulay ang buhay namin. And now, you gave us a blessing. Isa lang talaga ang masasabi ni Cynthia. Isa siya sa mga swerteng tao sa mundo. Mahirap lang siya. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na posible siyang makapag-asawa ng isang mayamang lalaki. But God has a better plan for her and for her family. Kaya hinding-hindi siya magsasawang magpasalamat sa kanya. Wakas!